Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel, lalo na sa ating mga member. Shoutout kay Angelito Brunola, Maricel Nakil, Richard Umpan, Jukski TV, kay Almalin Punsika, Torin and Four Friends, Jerry Kiransi, kay Lilibit Tumagi, Jean Sablawon, Aileen Ido, Tita Jean Kiferes, kay XPG Secret Files, Lito Buino, Lin Kaligdong Vlog, Merlinda Albis, kay Idol Marvin Malibiran, Roman Villanueva, Bing Batingbir, at kay Miko Roque. Maraming salamat din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga blind community, sa mga security guard sa buong Pilipinas. Mabuhay po kayong lahat at mag-iingat po kayo. Simulan na po natin ang ating kwento. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, kailangan na huminahon itong si Manong Puknat dahil may misyon sila ng mga bata. Kaya hinayaan na lamang nila na mauna ang grupong umbra doon sa pagpasok sa lagusan. Saka na lamang sumunod ang mga ito. Ngunit ang iniisip nitong si Manong Puknat, siguradong maraming mabibiktima ang mga barangan na ito doon sa mundo ng mga engkanto. Makalipas ang ilang mga sandali, naglalakbay na ang mga ito doon sa lagusan na iyon. Ngunit habang naglalakbay ang mga bata, nagkarga na ang mga ito muli ng mga malalakas na usal na puder para siguradong pagdating nila doon sa kabilang mundo, hindi pa rin sila maramdaman ng mga barangan na iyon. Makalipas ang ilang mga minuto, narating na nila ang pangpang doon sa mundo ng mga engkantong bugoy. Uwi ka agad ng matandang kurkur doon sa mga bata. Nandirito na tayo mga bata. Sa uulitin ko, napakadelikado ang lugar na ito. Kaya kailangan natin na mag-ingat at sumunod kayo sa bawat sasabihin ko. Tara na, lumabas na tayo sa pangpang na ito. Sana lamang nakakalayo na ang mga nilalang na ating sinusundan. Bituin, panatalihin mo ang ating mga depensa. Huwag mong ibaba ang ating mga sabulag at mga puder. Makalipas ang ilang mga sandali, naglalakad na ang mga ito palabas doon sa loob ng pangpang na iyon. Napakadilim na ang buong paligid. Nagpasya din ang mga ito na huwag gumamit ng anumang ilaw para hindi makagawa ang mga ito ng dahilan para masipat sila ng iba pang mga nilalang na nandoon sa lugar na iyon. Lalo din nila na doon sa gilid na lamang ng malawak na pangpang magpapalipas ng gabi. Alam ng matanda na maraming mga mababangis na hayop sa lugar na iyon at nandoon pa ang banta ng mga engkanto at mga nilalang na mga serpente. Kaya napakadelikado ang maglalakbay sa lugar na iyon, lalong-lalo na kung gabi. Makalipas ang ilang mga sandali, nang makalabas na ang mga ito, inutusan ng matandang kurkur ang mga bata na bilisan ng mga ito ang kanilang mga galaw at mga pagkilos. Nararamdaman kasi ng mga ito ang mga presensya ng mga barangan na nakita nila kanina. Sa lakas pa naman ng mga kakayahan ng mga iyon, hindi malayong mararamdaman sila kung magtatagal ang kanilang presensya doon malapit sa mga umbra. Mabilis nang naglalakad ang mga ito doon sa gilid ng mga batuhan, naghanap ang mga ito ng magandang pwesto at lugar na pwede nilang mapaghingaan hanggang sa magdamag. Napakadilim pa rin sa mga pagkakataon na iyon, kaya walang masyadong nakikita ang mga bata doon sa kapaligiran. Ngunit agad na nararamdaman itong si Bituin at Puno ang kakaibang mga presensya ng mga nilalang sa lugar na iyon. Agad na napagtanto ng mga bata ang mga paalala sa kanila ni Nanay Kanida tungkol sa kakaibang panganib sa mundong iyon. Makalipas ang ilang mga minuto nang makahanap ng mga matinong mapaghingaan ang mga ito, agad na wikang muli nitong si Manong Puknat. Dito na tayo, magpaumaga. Huwag na lamang kayong gumawa ng anumang ingay. Madilim ang kapaligiran at hindi pa natin alam ang mga nandirito sa paligid. Matulog na kayo dahil bukas mahaba-habang lakaran
ang ating gagawin. Mayroon tayong pupuntahan na mga dati kong mga kakilala at kaibigan. Sila ang magtuturo sa atin papunta doon sa batis ng Olympus. Sa kabilang banda naman ng gubat na iyon, nang lumalim na ang gabi, nakatulog na ang ibang mga kasamahan nila ni Butchok. Ang grupo nila ni Riba, bukod sa nagpapahinga na ang mga nasusugatan sa labanan kanina kontra doon sa mga serpente, nakatulog na din sina Riba. Nando doon ang mga ito sa ilalim ng mga kubong nakapatong doon sa mga malalaking sanga ng puno ng kahoy. Kasama nitong si Riba doon sina Binjo at Manong Ramon. Ginamit lamang ng mga ito ang mga malalaking dahon ng mga punong kahoy na nando doon bilang higaan ng tatlo. Nando doon naman sa loob ng kubo sina Carlo, Bangis, Gutor at ang sugatan na aswang na si Kukoy. Doon naman sa kabilang kubo ang mga bata na mga kasamahan nitong si Butchok. At doon naman sa mga batuhan na nasa gilid lamang ng sapa na kahiga ang magkakaibigan na sina Nunoy, Butchok at itong si Toto. Tulog na itong si Toto sa mga oras na iyon. Ngunit gising pa rin sina Butchok at itong si Nunoy. Nagmamatsyag ang mga ito sa buong paligid. Dahil kanina pa aligaga itong si Nunoy. May mga naamoy kasi ang batang aswang na mga kakaiba doon sa paligid ng kakahuyan, pati itong si Butchok. Nakakaramdam ito ng ibang mga presensya doon sa paligid na hindi nila mawari kung galing ba ang mga presensyang iyon doon sa mga engkanto. Nakataas naman ang kanilang depensa doon sa kanilang kinaroroonan. Nakapaglatag na ang mga ito ng mga malalakas na usal sa buong paligid. Kaya agad naman nilang maramdaman kung sakaling may mga lumalapit sa kanila na mga kampo ng kadiliman at iba pang mga nilalang. Lumipas pa ang ilang mga minuto, tuluyan na din na nakaidlip sina Butchok at Nunoy. Ngunit pagsapit ng madaling araw alas 3 sa mga pagkakataon na iyon, nagising itong si Butchok nang makakaramdam ito ng pag-iinit sa kanyang katawan. Sumunod naman na nagising ang dalawang mga matatalik na mga kaibigan na sina Toto at Nunoy. Agad na wikan itong si Nunoy. Animal, mukhang mayroong mga umaligid na mga nilalang body dito sa ating kinaroroonan. Sagot naman itong si Butchok. Oh, body, at natitiyak kong hindi mga serpente ang mga ito dahil ramdam ko ang kanilang mga presensya. Tara na, body, hagilapin natin ang kanilang kinaroroonan ngayon. Hayaan na lamang natin na makapagpatuloy sa pamamahinga ang ating mga kasamahan. Tayo na ang magpapalayas sa mga nilalang na ito. Pagkatapos mabilis nang kumilos ang tatlong mga bata dahil nararamdaman ng mga ito ang mga presensya ng mga nilalang batid nitong si Butchok na maaaring mga engkanto lamang ang mga ito at hindi mga serpente. Muling nag-uusal ng mga orasyon itong si Butchok at matapos iyon agad na wika nito kay Nunoy. May mga nararamdaman akong mga nilalang doon sa gilid ng sapa, buddy. Mukhang may mga binabalak talaga mga ito na masama sa ating mga kasamahan. Sagot naman ng batang aswang. Iyan din ang aking palagay, buddy. Kung anong klaseng mga nilalang man ang mga ito, makakatikim ang mga ito sa akin. Matapos na masabi ni Nunoy ang mga salitang iyon, mabilis na itong tumalon papunta doon sa mga sanga ng mga puno ng kahoy. Napakabilis ang ginawang iyon nitong si Nunoy na sa loob lamang ng ilang mga segundo, agad na itong nagpalundag-lundag doon sa mga sanga ng mga puno ng kahoy. At bukod sa napakabilis ang ginawang iyon ng batang aswang, walang anumang ingay na nalikha o kaluskos man lamang itong si Nunoy. Sina Toto naman at itong si Butchok, mabilis nang umibis ang mga ito doon sa mga batuhan na nasa gilid ng sapa. Maingat din ang mga kilos ng mga ito na iniiwasan nilang makagawa ng anumang mga ingay. Makalipas ang ilang mga sandali, pagdating ng mga ito doon sa kabilang bahagi, agad na nasipat ng dalawa ang mga nilalang na nando doon. Nakita nila ni Butchok ang tatlong mga nilalang
na nakaupo doon sa batuhan. Agad na napagtanto nitong si Putyok ng mga engkanto ang kanilang mga nakikita doon. Sa isip ng bata, maaring nabulabog lamang ang mga engkantong ito sa kanilang pagdating. Pabulong na wikang tanong nitong si Tuto kay Putyok. Ano kayang klaseng mga engkanto ang mga ito, kaibigan na Putyok? Ngayon ko pa lamang nakikita ang mga ganyang hitsura. Sagot naman nitong si Putyok na tulad nitong si Tuto, naguguluhan din at hindi mawari kung anong klaseng mga engkanto ang mga iyon. Hindi kasi nakita ni Putyok ang mga hitsura ng mga ito doon sa kanilang mundo. Kaya sagot din ito kay Tuto. Hindi ko rin alam, Tuto. Sa totoo, kahit sa dami ng mga kaibigan ni Nanay Canida na mga engkanto, ngayon ko pa rin nakikita ang mga ganyang hitsura ng mga engkanto. Dahil nakaupo lamang ang mga iyon, balak sana nila ni Putyok na hayaan na lamang ang mga ito. Wala namang mga ginagawa ang mga ito na ikakapahamak sa kanila. Ngunit ilang sandali pa, may nakita silang mga nilalang ang naglalakad papalapit doon sa kinaroroonan ng kanilang mga grupo. At kakaiba na naman ang mga hitsura ng mga nilalang na iyon. Bukod sa napakapangit ng mga hitsura ng mga ito at mabalahibo pa ang kanilang mga katawan, may dalang mga matatalas na mga armas ang mga ito. Agad na nakakaramdam ng panganib itong si Putyok. Agad na sinanyasa ng bata ang kanyang kaibigan na si Nonoy, na sa mga pagkakataon na iyon, nag-aabang lamang doon sa utos ni Putyok. Nandoon lamang ito doon sa sanga ng puno ng kahoy habang mariin na nakikiramdam at nagmamatsyag doon sa mga nilalang. Apat ang kanilang mga nakikita at sa tingin nitong si Putyok. Bukod sa mga ito, mayroon pang mga kasamahan ang mga ito na nasa paligid lamang dahil nakakaramdam ang mga bata ng iba pang mga presensya doon sa paligid. Agad na kumilos na din itong si Nonoy. Napakabilis nitong naglambitin doon sa mga sanga ng puno ng kahoy. Pagkatapos agad itong bumagsak doon sa tapat ng apat na mga nilalang na napakabilis na naglalakad sana papunta doon sa kinaroroonan nila ni Riba. Agad na umangil itong si Nonoy sa gulat ng mga nilalang. Mabilis na nagtatalunan din agad ang mga ito paatras. Napakabilis ng kanilang mga kilos. Maagap naman na kumilos sina Putyok at Tuto at inabot nila agad ng mga paghampas ang mga engkanto habang nag-usal ang dalawa ng mga orasyon. Ngunit biglang naglaho ang mga ito doon sa kadiliman. Agad na nagiging kumpul-kumpul ng mga paru-paro ang katawan ng tatlong mga engkanto na nakikita nilang nakaupo doon sa may batuhan, habang ang apat sa mga ito biglang naglaho na lamang ito doon sa kadiliman. Agad na wika nitong si Putyok. Huwag na natin habulin ang mga iyon, buddy, Tuto. Pinaglaruan lamang tayo ng mga ito. Mabilis na nag-usal ng mga malalakas na mga orasyon na pambakod itong si Putyok para hindi na makakalapit ang mga iyon sa kanila. May itinarak din na punyal ang bata doon sa gilid ng mga puno ng kahoy na kinaroroonan ng kanilang mga kubo. Pagkatapos, nagpasya na ang mga ito na bumalik na doon sa kanilang kinaroroonan kanina at muling matutulog. Kinabukasan, maagang nagising ang mga ito. Matapos na makapag-agahan ang kanilang grupo, agad nang umalis na ang mga ito doon sa gilid ng sapa. Makalipas ang ilang mga sandali, nang makarating ang mga ito doon sa medyo mataas na bahagi ng gubat na iyon, doon sa baba, may natanaw agad sila na mga kabahayan. At sa tingin ng mga ito, mukhang bayan na ang kanilang nakikita doon sa baba. Kaya natutuwa ang kanilang grupo dahil sa wakas, nakakita na ang mga ito ng isang bayan. Mabilis na naglalakad ang mga ito pababa, padaan doon sa mga nagselekihang mga kakahuyan. Lakad takbo na ang ginawa ng kanilang grupo para agad na makarating doon sa bayan. Makalipas ang ilang mga minuto, tuluyan na nilang narating ang bayan na iyon. Hindi ganon kalaki ang bayan, maliit lamang ito
at napapalibutan ng mga kakahuyan. Maraming mga nakikitang gulayan ang mga ito na nasa paligid. May mga kakaunting palayan at kakaunting mga taniman ng mais ang kanilang nakikita doon sa paligid. Ang mga kabahayan naman doon, magkakalapit lamang ang mga ito sa bawat isa. Sa gilid ng kanilang mga kabahayan, nakikita nila ang maraming mga alagang baboy, kambing at mga manok. May mga nakikitang mga tao na ang mga ito doon sa labas ng kanilang mga kabahayan. Abala ang mga ito doon sa kanilang mga ginagawa, sa kanilang mga gulayan at sa pangangalaga doon sa kanilang mga alagang hayop. Tuloy-tuloy lamang sa paglalakad ang kanilang grupo. Agad naman na napansin nila ni Butchok na hindi mga engkanto ang kanilang mga nakikita doon. Kaya nagtataka si na Butchok kung bakit mayroon palang mga tao ang naninirahan sa mundong iyon na para lamang sana doon sa mga engkanto. Nang makita naman ang kanilang grupo ng mga taong nandoon sa labas, mabilis na din na tumigil ang mga ito sa kanilang mga ginagawa at dahan-dahan na naglalakad para salubungin ang mga ito. Nang makalapit na ang grupo nila ni Butchok doon sa mga taong lumalapit din sa kanila, agad na wikang tanong nitong si Riba sa mga ito. Magandang araw po sa inyong lahat. Mayroon lamang kaming gustong malaman at itanong tungkol sa batis ng Olympus. Agad naman na nagpagtanto ng mga ito na galing sa mundo ng mga tao ang mga bagong dating, kaya agad silang inanyayahan ng mga ito na tumuloy ang kanilang grupo doon sa kalobluuban ng kanilang mga kabahayan. Makalipas ang ilang mga sandali, dinala sila doon sa pinakagit ng bahay ng mga kabahayan. Mayroong medyo may kalakihan na bahay ang nandoon at doon sila pumasok. Agad na bumungad sa kanila ang isang nilalang na nakaupo doon sa may sala. Nakaupo ito doon sa upuan na may mga nakapalibot na mga bulaklak. At sa unang tingin pa lamang ng kanilang grupo, hindi iyon tao. Engkanto ang nilalang na iyon na ipinakilala sa kanila na siyang kanilang namumuno sa kanilang maliit na bayan. Agad naman na tumayo ito at pinaupo ang kanilang grupo doon sa mga upuan na nasa gilid. Agad na bungad na wika nito sa kanila. Inaasahan na namin na may mga magagawing mga tao sa aming bayan. Dahil ang linggong ito ang pagkakataon na magbubukas ang lagusan galing sa mundo ninyo. Ngunit ang mga araw din na ito, ang kinakailangan namin na mag-iingat sa lahat ng mga pagkakataon. Dahil naggalat ang mga masasamang nilalang dito sa aming mundo. Huwag na din kayong magtataka kung bakit halos lahat ng mga naninirahan sa lugar na ito ay mga tao. Dahil isang tao ang aking ina. Lahat ng mga nandrito ay mga kamag-anak ng aking ina na si Ipran. Mas pinili ng mga ito na dito na mamuhay para makaiwas sa sobrang kasamaan doon sa inyong mundo. Sinasabi ng aking mga kasamahan na gusto ninyong malaman at matuntun ang kinaroroonan ng batis ng Olympus. Alam ko ang lugar na iyon at pasasamahan ko kayo sa aking mga tauhan doon sa bungad ng lugar na iyon. Mag-iingat nga lamang kayo sa pagpunta doon, mga bato. Dahil sa mga pagkakataon na ito, gumagalaw na din ang grupong Umbra at ang grupong Krusipiho, ang mga masasamang mga engkanto na nakipagsabuatan din sa mga nilang na mga serpente. Nagsimulang gumalaw na din ang mga ito. Nitong mga nakaraang mga araw, marami na kaming mga nabalitaan sa kabilang mga bayan na maraming mga inatake ang mga ito. Mayroong tinawag itong si Abukar na dalawang mga nilalang. Itong si Abukar ang engkantong kausap nila ngayon at pinuno sa bayan na iyon. Ang kanyang tinawag ay isang tao at isang engkanto. Ang dalawang ito ang magtuturo sa kanila doon sa batis ng Olympus. Kaya sa mga pagkakataon na iyon, wala nang inaksayang sandali ang mga ito. Mabilis nang kumilos ang grupo nila ni Butchok at Riba.
Matapos na makapagpasalamat ang mga ito, mabilis nang naglalakad ang mga ito palabas doon sa bayan na iyon. Muling sumuot ang kanilang grupo doon sa mga malalagong kakahuyan. Ayon sa dalawang kasama ng mga ito, dadaan muna ang mga ito doon sa isang malaking bayan at tuloy-tuloy na iyon sa pag-akyat sa bundok ng Kuro, kung saan naroroon naman ang batis ng Olympus. Ngunit maingat na ang mga ito sa kanilang paglalakbay sa kakahuyan na iyon, dahil madalas na maraming mga grupo ng mga masasamang mga engkantong bugoy at mga serpente sa mga lugar na malapit sa kinaroroonan ng bayan ng Sakuna. Dahil ang bayan na ito, isa sa kanilang mga binabalak na sakupin. Sa mga pagkakataon na iyon, habang nagpapatuloy na din sa paglalakad ang grupo nila ni Manong Puknat, agad nilang nasipat ang bayan kung saan doon nang gagaling ang grupo nila ni Putyok. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, napansin nila agad ang kakaibang presensya doon sa lugar. Ang mga tao na abala kanina sa kanilang mga gawain ay nandoon na ang mga ito doon sa loob ng kanilang mga kabahayan. Napakatahimik na ang buong lugar na iyon. Doon naman sa loob, kasalukuyan ng bihag ng mga barangan, ang pinuno ng bayan na iyon na si Abukar kasama ang kanyang mga tauhan. Makalipas lamang kasi ang mahigit sa isang oras simula sa pag-alis ng grupo nila ni Butchok at Triba doon sa bayan na iyon, ay siyang pagdating naman ng anim na mga barangan. Ang mga barangan na ito na tinatawag na umbra, marami din palang mga kasabwat ang mga ito na mga engkantong mga bugoy, at sa mga pagkakataon na iyon, kasalukuyan ng papunta doon sa bayan na iyon ang mga engkanto. May mga mandirigma naman itong si Abukar, ngunit hindi iyon sapat sa lakas ng anim na mga barangan. Napatay at nahuli ang mga ito at ikinulong doon sa gilid ng mga kabahayan na binabantayan naman ng dalawang mga barangan. Wika ng pinuno ng mga barangan na si Amang. Huwag mong palalabasin ang lahat ng mga tao. Walang dapat na makakalabas sa bayan na ito. Dahil kung mayroon mang makakalabas kahit na isa, ikaw ang uunahin kong patayin, engkanto. Iyon nga ang pakay ng mga barangan na ito sa pagpunta sa mundo ng mga engkantong bugoy, ang maghasik ng lagim, at lahat ng mga taong makikita ng mga ito doon sa mundong iyon ay dudurogi ng mga ito. Ganon kalaki ang galit ng mga barangan doon sa mga tao. At ang isa pang dahilan, gagawin nilang pang-alay ang mga katawan ng mga tao doon sa kanilang kinikilalang Panginoon. Ilang sandali pa, dahil sa nararamdaman na kakaibang mga presensya ng mga bata, balak sana ng mga ito na pumasok doon sa bayan at mag-iimbestiga kung bakit napakatahimik ang lugar na iyon. Ngunit makailang hakbang pa lamang ang mga ito, agad nilang nasipat ang grupo ng mga engkanto na nakasakay doon sa mga kakaibang mga hitsura ng mga hayop. Mabilis na pumasok ang mga ito doon sa kalubluuban ng bayan. Sa kanilang mga nakikita, mas lalong kinutuban ng masama ang mga bata. Kaya agad na nagpasya ang mga ito na sundan ang kanilang mga nakikitang mga engkanto na papasok doon sa bayan.